Over the past few months, mga batak, sobrang dami nating nababalitaan na naaaksidente sa pagbibisikleta. At ang nakakalungkot pa dito, yung iba ay kinakamatay pa nila. Kaya naisipan ko ding gawin yung video na to upang magbigay lang sa inyo ng kaunting safety tips kapag nagbibisikleta tayo sa kalsada. At kung ano yung mga tip na to ay malalaman nyo na lang sa video ng ito. Coming up! What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan ngayong araw ang pag-usapan naman natin is all about safety tips sa kalsada. Kung paano nga ba yung mga diskarte na pwede mong gawin during ng pagra-ride mo sa medyo busy kalsada o sa medyo traffic na kalsada or sa highway, tsaka sa kahit saang klaseng kalsada na din. Paano depensahan ang sarili, tsaka matatakel na din natin dito kung ano nga ba yung mga bagay na kailangan nating i-consider before tayo umalis ng bahay, bago tayo mag-ride, tsaka during ride na din kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat natin gawin. Pero bago natin simulan yung video na to, magpasalamat lang tayo sa RLDRM Clothing for sending this shirt. Yan, tatlo yung design na sinend niya sa akin at maraming salamat sa iyo, Idol. So ipa-follow niyo na lang yung Facebook page nila, ililink natin dyan sa baba. Tapos hindi lang yon, pasalamat na din tayo sa B-Cycle for sending us a lot of degreaser, bike shampoo, tsaka bike lotion na din. So napakadami nito. At hindi lang yon, kung bago ka lang din sa channel na to, ipapakilala ko lang yung sarili ko sa'yo. My name is Limuldad Paas at dito sa channel natin ay gumagawa tayo ng travel vlog, food vlog, tsaka biking vlog. Nagbibigay tayo dito ng sobrang daming tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks at sobrang daming pang iba, kabatak! Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama itong channel na pinuntahan mo. Okay, simulan natin yung video ito. Diba, sobrang dali lang ng pagbibisikleta pero hindi talaga siya ganun kadali eh. So simulan natin to sa pinaka basic. Ano nga ba yung pinakakailangan mo kapag magbibisikleta ka? So simulan natin to sa PPE. Wait lang Kuya Lem, ano ba ibig sabihin ng PPE o para saan ba yan? PPE o Personal Protective Equipment, kahit saang sports meron nito eh. For example, nagmo-motor ka, may proper PPE na para sa'yo. Ganun din dito sa cycling. At ano-ano nga ba to? Unang-una dyan at ang isa sa pinaka-essential sa lahat is ang isang bike helmet na katulad nito. Siguro alam nyo naman kung bakit kailangan natin ng isang bike helmet. Kung mahalaga kasi ang nasa ulo mo, magsusuot ka nito, diba? Yun lang naman yun, hindi na kailangang dapat ba o may tanong pa na bakit kailangan. Hindi na yun kailangang tanungin eh. Dahil one of the most essential thing kapag nagbisikleta ka ay dapat meron kang bike helmet. Wait lang, isa sa pinakamahalagang PPE pa pala ngayon, lagi kayong magsuot ng mask para di kayo hulihin sa labas. Helmet lang yung sinabi ko dahil helmet lang yung pinaka-essential sa lahat. Hindi katulad ng ibang accessories o na pwede nating suotin sa katawan pag nagbibisikleta katulad ng sunglasses, tsaka mga gloves ay self-preference yan. Yung iba kasi ayaw magsuot ng gloves, di ba? Pero syempre, nakakatulong pa din yan. Naalala ko yung unang beses kong na-aksidente sa pagbibisikleta. Yung gloves ko nun punit. Sipin mo na lang kung hindi ako naka-gloves, malamang yung kamay ko nun yung sugat-sugat. Ganun na din yung sunglasses o mga shades na ating ginagamit para makaiwas tayo sa irritation sa mata natin na pwede ding mag-cause ng discomfort at ayun, pwede tayo ma-aksidente dahil doon. So mas maganda kung magsusot na din tayo ng mga yan kasi wala namang mawawala eh. Number 2, body and bike condition. Ito lagi dapat magkasama to eh kasi kahit nakakondisyon yung bisikleta mo, kung yung mismong sarili mo naman medyo masakit yung ulo mo nung nagbike kayo, possible na disgrasya pa din yung abutin mo sa daan, di ba? And vice versa lang din yon. Dapat nakakondisyon din yung bisikleta mo. Kaya lagi kong pinagsasama tong dalawa na to. Dapat laging nakakondisyon yung mismong katawan mo kapag magra-ride kayo. Ganun na din yung bisikleta mo, especially yung mga brakes niyan. Kasi yan yung buhay natin eh kapag nasa kalsada tayo. So kung hindi mo alam mag-maintenance ng mechanical brakes, click mo yung video na yan. Tapos kung naka-hydraulic disc brake ka naman, pwede mo ding panoorin yung ibang video pa natin about dyan. So sobrang dami na yan, hanapin nyo lang po dito sa channel.
Pangatlo, fast decision making. Ito yung pinakakailangan natin, especially sa medyo traffic na kalsada. Kailangan mabilis tayong makapag-desisyon kung saan ba tayo pupunta o saan tayo liliko. At para magawa natin to, kailangan nakafocus din tayo sa kalsada. Kapag kasi nakafocus ka sa kalsada, mas may bibigay mo yung full performance kung paano ka magdi-desisyon ng maayos. Kung kailangan mo bang kumanan, kailangan mong kumaliwa, o kailangan mong huminto. Pang-apat, follow the traffic rules. Eto mga kabatak, yung problema sa mga bagong siklista ngayon eh. Porkit nakabisikleta sila, hindi na nila sinusunod yung mga traffic rules. Lalong-lalo na yung mga traffic light. Ang daming napopost sa Facebook niyan na naka-red light pero tuloy-tuloy lang sila. So yun yung iwasan natin. Mas maganda kung susunod na lang tayo sa traffic rules. Para na din naman to sa ating kaligtasan. Hindi lang yan sa mga stoplight o traffic light. Pati na din yan sa pagsunod sa tamang bike lane. Kung may designated na bike lane naman sa inyo mga kabatak, ano, doon na kayo dumaan sa bike lane. Kasi yun nga yung iba pang napopost dito sa social media na may bike lane na pero nandun pa din sa main road dumadaan. So problema na ng mismong rider yon, hindi na problema ng gobyerno yon. Pero hindi din kasi natin maaalis minsan yung katotohanan na yung mga bike lane natin dito ay butas-butas. Kung hindi man butas-butas, yung iba dyan makikipagpapintero ka muna sa mga poste ng Meralco, diba? So yun lang yung medyo malungkot dito sa bansa natin. Pero always, follow pa din natin yung traffic rules natin. Maliban sa pagsunod sa traffic rules natin, iwasan nyo na din yung mga ganitong gawain ng iba. Yung pagtutok-tutok ba sa malalaking truck. Napaka-delikado po niya, no? Kahit sa saang malalaking sasakyan. So please, wag nyo po yung gagawin. Panglima, at ito yung pwede nating tawaging communication or communicate to other drivers. So ano ba to? Simple lang naman. Ito yung hand signal nating tinatawag mga kabatak, ano? Kung liliko tayo sa kanan, gamit tayo ng hand signal sa kanan. Kung sa kaliwa naman, ganun din. So mas maganda yon para alam ng kasunod or nasa likuran natin kung saan tayo pupunta. Ganun na din sa mga group ride. Maganda din kung nasa 4, 5 o kahit 2 lang kayo, gamit kayo ng hand signal para hindi kayo magkatamaan at walang mangyaring aksidente sa pagbibisikleta nyo. At ang panghuli sa lahat, riding position or hand riding position. Ito para lang to sa mga naka road bike o sa mga naka drop bar na katulad nito. Pag sa mountain bike kasi wala kang choice eh, dun ka lang talaga hahawak. So ganito yun, explain ko sa inyo. Okay, ang nakikita nyo ngayon ay itong ating mga drop bar na katulad lang din naman ng sa inyo. Kung saan minsan ang ginagawa nating paghawak is nandito tayo sa cup. Ganito yung position ng kamay natin habang nagra-ride. Minsan naman nandito tayo sa hood. At minsan dumadrop tayo kapag medyo mabilis yung takbuhan natin. Pero lagi nyong tatandaan na itong mga position na to ay pwede din tong maka-apekto sa performance mo kapag nasa traffic ka. At ang isa sa pinaka hindi ko ina-advise na gawin ninyo kapag nagbibisikleta kayo sa heavy traffic, again sa heavy traffic ha, ay yung paghawak sa handlebar ng ganito. Eto mga kabatak, yung paghawak mo sa drop bar natin ng ganito sa heavy traffic. Kasi kung biglang magka-problema dyan sa harapan mo, kailangan mo pang ilipat yung kamay mo para abutin yung brakes mo at hindi ka agad makakapag-react dito. Kaya maling position pa rin ito kahit sa ganitong position kapag traffic. So always yung tatandaan, much better kung dito tayo sa hood nakakapit kapag medyo heavy yung traffic na dinadaanan natin. Or pwede din dito sa drop as long as nandito ka sa gawing hook pipwesto. Yan. Para abot mo agad or nakaabang ka agad sa ating mga brakes. And there you have it nga mga kabatak, ano? So I hope na may natutunan kayo sa mga pinagsasabi ko dito. And again, pasalamat lang ulit tayo sa B-Cycle kasi tingnan nyo, napakadami nito. Isang taong supply ko yata gagamitin to. Kaya maraming salamat B-Cycle. Ganun na din sa RLDRM Clothing. Maraming salamat po. So i-follow nyo na lang yung mga page nila. At salamat din sa 150,000 subscriber natin during editing ng video na to. So medyo antagal kong di nakapag-vlog kasi may inayos ako nung mga nakaraan. Tapos nagkaka-mind drain ako nung mga nakaraan, nung ready na akong mag-vlog sana. So ngayon pa lang ulit. So asahan nyo na mas dadami pa itong ganitong bike tips natin tsaka bike ride natin this month. Wait lang, may nakalimutan pala ako mga kabatak. Salamat din pala sa Insta360 sa bago na naman nating camera. Eto, pag ni-review natin to, for sure 100% matutuwa kayo kasi ang ganda ng camera na to. So maraming salamat Insta360 sa walang sawang pag-support dito sa channel, ano. So asahan nyo dahil baka basta, ayoko i-spoil yung mga mangyayari dito sa channel natin. Gusto natin maging surprise para at least abangan pa din ng iba, diba? So ayun, thank you Insta360.
At sige, sabihin ko na, Insta361X2, eto. Pero yung mga mangyayari sa channel, abangan nyo na lang mga kabatak. So ayun lang, maraming salamat sa panunod. Ingat kayo, stay safe, stay home kabatak. Ang sakit ng ulo ko, kaya may ganyan ako. May sinisipon pa din ako, no, mga kabatak. Kaya pasensya na kayo, medyo natagalan yung upload natin. Pero okay lang yan, bawi tayo this month. At ayun lang, maraming salamat nga po sa panunod, ano. So lagi kayong mag-ingat, stay safe, stay home. Ingat kabatak!